Hello mga Lolly Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, meron nga ako sa inyong ituturo ngayon na alam ko interesado kayong malaman. At marami sa inyo ay nagkakaroon na rin ng interes sa pagbablog. Kaso nga lang hindi nyo alam kung paano ba mag-vlog, kung paano ba yung ginagawang pag-i-edit, pag-voice over sa vlog. So, sa mga interesado dyan ng mga Lolly Cakes ko na gusto rin malaman kung paano ba yung ginagawang pag-i-edit sa video or sa pagbablog, diba? Para naman masimulan nyo na rin. Kung gusto nyo rin, meron rin kayo interes sa pagbablog. Meron akong ginagamit dito ng dalawang application, CapCut tsaka itong KineMaster. So, kung wala pa kayong ganyang application, pwede siyang ma-download sa Play Store or sa App Store. I-search nyo lang ayang CapCut or kaya KineMaster. So, for this video, mga Lolly Cakes, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit gamit itong CapCut. So, ayan, pindahin natin itong CapCut. So, itong ituturo ko, mga Lolly Cakes, ay basic editing lang to. Hindi naman tayo professional, diba, para maganda talaga yung pagkaka-edit. So, basic lang to para madali nyo lang magagawa at mabilis nyo lang matututunan, diba? So, ganito muna, mga Lolly Cakes. Una nyong gagawin, kung may mga nakasave na kayo ng mga videos dyan sa phone nyo, tapos i-edit na lang natin, ang gagawin ninyo, pagsasama-samahin muna natin siya. So, pipinutin nyo muna tong new project, yan. Tapos, yan, lalabas na yung mga videos dyan. So, hanapin nyo na kung ano yung mga pagsasama-samahin yung video sa vlog nyo. So, for example, sa akin, ito, iba-vlog ko yung gumala ako sa Mackenzie Hill. So, pagsasama-samahin ko yung mga videos ko na yon. Pipindutin nyo lang mga Lolly Cakes, yan. Pindutin nyo, tapos yan, ma-add na siya dito. So, yan, iselect nyo lang lahat yung mga videos na yon. Pindutin nyo lang, yan. For example, napindut nyo to, tapos hindi naman to kasali. Ang gagawin nyo ay pindutin nyo lang uli. Yan, para hindi na siya makasama. Tapos, yan, select nyo lang yung mga videos na yon. Pag okay na lahat, na pagsama-sama nyo na, ang gagawin nyo ay pipindutin nyo tong add. Pindutin nyo tong add. Yan. So, nandito na tayo. Simulan natin mag-edit. So, ito na lahat ng mga videos na sinelect nyo. Nandito na yung lahat. So, para mag-edit, ganito ang gagawin natin. So, itong video na to, hindi to kasali dapat. So, buburahin ko na lang to. So, para burahin, pindutin nyo muna yung video. And then, sa baba, may babasa kayo dyan na delete. Yan, pindutin nyo yung delete para mabura. So, ganun yung gagawin ninyo if ever na may makasaling video dyan na gusto nyong alisin. Tapos, kung gusto nyong i-voice over, di ba? Yung vlog na yan, yung video na yan. Ang gagawin nyo, pindutin nyo itong add audio. Ayan, nakita nyo ba? I-zoom ko. And makikita nyo may add audio dyan kung gusto nyo mag-voice over. So, pinutin natin yan. Tapos, pinutin natin itong nakalagay na voice over. Tapos, pag pindut nyo yan, hold to record. So, ibig sabihin, kailangan mo itong pindutin habang nagsasalita ka. Kasi pag binitawan mo yan, hindi mare-record. Kaya kailangan naka-hold. Mag-voice over na ako. Hello mga Lolly Cakes, nandito ako ngayon sa... If ever naman mga Lolly Cakes na mali yung voiceover nyo, i-delete nyo muna, pinutin nyo yung sound wave, and then delete sa baba. Yan. Tapos ulitin nyo na lang, mag-voiceover na lang tayo uli. Hello mga Lolly Cakes, nandito ako ngayon sa Mackenzie Hill dito sa Taguig. Tapos, i-check nyo na ito mga Lolly Cakes. For example lang yung nag-voiceover kayo ng ganon. Tapos, i-check nyo. Tapos, pakinggan natin. So, di ba napansin yung mga Lolly Cakes, hindi siya masyadong rinig kasi naririnig pa yung sounds dito sa video. So, para klaro yung voice over nyo yung maririnig talaga, ang gagawin nyo, yung sounds ng video na to ay imu-mute natin or hihinaan. So, para hinaan nyo or para imute, pipindutin nyo lang tong video na to. Tapos, makikita nyo meron ditong volume sa baba. Ayan, volume. Tapos, ito, i-a-adjust natin. I-mute natin. Hello, mga Lolly Cakes. Nandito ko ngayon sa mga... Siniro ko siya, mga Lolly Cakes. So, ngayon, papakinggan nyo na, naklaro na yung voice over. Maririnig na lang gusto kasi yung sounds na itong video na to ay na-mute na. So,
tingnan niyo yung pagkakaiba. Hello mga Lolly Cakes, nandito ako ngayon sa Macking Lil dito sa Taguig. Oh, 'di ba mga Lolly Cakes, mas klaro na siya kasi nahinaan na natin, na-mute na natin yung sounds ng video na to. So, yun, next naman mga Lolly Cakes, ganito. Yan, tapos ituloy-tuloy niyo lang kung magbo-voice over pa kayo. Pinutin niyo uli yung voice over tapos hold niyo ulit to record. If ever naman na merong part dito sa video na to na gusto nyong i-remove, ang gagawin niyo ay i-split natin. Ika-cut na natin siya mula dito. So para ma-cut yan, pipindutin niyo yung video tapos mababasa niyo sa baba may nakalagay diyan na split. Ito mga Lolly Cakes. Split natin. Tapos hanggang dito, 'di ba, mabubura na siya. So pipindutin niyo 'to. Tapos delete. Yan, nawala na siya. So ito na yung panibagong video. So mag-voice over ulit tayo. Isa ito sa pinagmamalaki ng Pilipinas kasi pag nandito ka, para ka na rin nasa Italy. And then check. So tingnan na natin. Hello mga Lolly Cakes, nandito ko ngayon sa Macking Lil dito sa Taguig. Isa ito sa pinagmamalaki ng Pilipinas. So, hindi na naman natin maintindihan yung voiceover kasi nasasapawan ng sounds ng video na to. So, ang gagawin, ganun uli, pipindutin nyo yung video, tapos makikita nyo yung volume dito, saka nyo hihinaan uli. Isa ito sa pinagmamalaki ng Pilipinas. Oh, tignan na natin. Hello mga Lolly Cakes, nandito ko ngayon sa Macking Lil dito sa Taguig. Isa ito sa pinagmamalaki ng Pilipinas kasi pag nandito ka, para ka na rin nasa Italy. So yun, okay na tayo doon, di ba mga Lolly Cakes? So para naman maglagay tayo ng background music dito sa video na to, ang gagawin nyo mga Lolly Cakes, di ba, ito na yung voiceover natin. Tapos pagdating dito sa video na to, sa part na to, gusto nyo ay may background music na lang, ayun na mag-voiceover. So ang gagawin nyo, pipindutin nyo tong audio. Ayan, no, nakita nyo may audio dyan. Pindutin nyo to. Tapos pipindutin nyo tong sounds. Tapos dito may lalabas dyan. Ayan, no, may mga iba't iba dyan ng mga pwede nyong gawing background music. So, for example, dito nga. Dito tayo sa travel. Tapos, pindutin nyo lang muna. Pakinggan nyo. Try nyo na lang kung ano yung mga bet nyong music dyan. Pwede rin yung i-search songs or singers. Lalabas na rin yan. So, syempre, dun tayo sa mga no copyright, diba? Para once na in-upload natin sa YouTube or kaya sa Facebook, ay hindi tayo makaka-copyright ni Facebook, diba? Wala tayong copyright. Kasi, mahirap naman na mag-upload ka ng vlog if ever na monetize ka. Sayang, diba? Hindi kikita yung video mo kasi may copyright. So, ang gagawin ninyo ay magsiselect na lang kayo ng mga music na walang na no copyright music. So, pwede nyo i-search dito na ganyan dyan, no copyright. No copyright music. Dabos, ayan, search natin yung mga no copyright. Tapos dyan, lalabas dyan yung mga no copyright na music na pwede nyo idagdag, na pwede nyo maging background music. So, for example, ito. Ayan, no copyright yan, mga Lolly Cakes. So, sample yan, add natin. Pindutin nyo yung add button, tapos mapupunta siya dito. Ayan na yung background music. Pwede nyo rin yan ma-move kung hanggang saan nyo gusto yung may background music sa video. Ayan, play natin. So, yan, hindi masyado marinig yung music, di ba? Kasi, nasasapawan ng sounds ng video na to. So, ganun pa rin. Pinutin yung video, tapos yung volume. Ayan, and then hinaan natin. Ayan, tapos i-check. So, ito, panoorin nyo yung nagagawa na nating pag-i-edit. Yung pagkakaiba na. Hello mga Lolly Cakes, nandito ko ngayon sa Macking Lil dito sa Taguig. Isa ito sa pinagmamalaki ng Pilipinas kasi pag nandito ka, para ka na rin nasa Italy.
So, ayan, meron na tayong background music. Kasi if ever naman mga Lodi Cakes, gusto nyong gawing medyo slow-mo, diba? Yung video na to. Ayan, gagawin natin slow motion yan. Ganito naman yung gagawin nyo. Pipinutin nyo ulit itong video, tapos pinutin nyo itong speed. Ayan, mababasa nyo yung speed dyan. Pinutin nyo. Tapos normal. And then, ito, i-drag natin dito. Ayan. Pagpaganito, mabilis. Pagpaganito, babagal siya. So, i-bagal natin. 0.5. Ayan. And then, check. So, ayan, magiging slow motion na yung video. So, i-play natin para pakita ko sa inyo. So, if ever naman ang gusto nyo mabilis, naka-fast forward siya, ang gagawin nyo mga Lodi Cakes ay ganun pa rin. Pinutin nyo ulit yung video, tapos i-speed nyo, tapos normal, and then select nyo na pa ganito naman. Padrag nyo naman pa ganito para mas bumili siya. So, pag naka-two siya, two times siya, yan. And then check natin. So, makita ninyo na mabilis naman siya. So, kayo na bahala mga Lodi Cakes mag-adjust kung mas nababagalan pa kayo dyan o nabibilisan. I-adjust yun na lang dun sa speed. So, ganun lang mga Lodi Cakes kung gusto nyong slow motion yung video o kaya naka-pass forward siya. Tapos mga Lodi Cakes, if ever naman na hanggang dito lang yung gusto nyong meron siyang background music, ang gagawin ninyo ay pipindutin nyo itong, ito yung background music, ayan, tapos split nyo, and then yung banda dito yung i-delete nyo. Yan, so yung wala lang background music dito sa banda dito, hanggang dito lang siya. So, ganun lang din, if ever na may hindi magandang kuha sa video, i-delete na lang natin. Pindutin nyo lang yung video, tapos haba pa may delete. Sa mga Lodi Cakes, pwede nyo rin yan lagyan ng mga transition, diba? So, pakita ko sa inyo kung paano maglalagay ng transition. So, ito yung pagkakaiba, ipi-play ko to para makita nyo yung wala pang transition. Nasa Italy. Yan, para magkaroon ng transition siya, para may magandang effects, ganun. So, pipindutin nyo to, makita nyo yan. Ito mga Lodi Cakes, oh. Ayan, yung white na to, na square. Pindutin nyo yan. Yan, para maglagay tayo ng transition. So, for example, ito yung napili kong transition, itong pull-in. Ganito yung magiging effects niya. Yon, nakita nyo yun mga Lodi Cakes. So, para medyo mahaba yung transition niya. Makita nyo sa baba may adjustan dyan. I-adjust natin. Gawin natin 1.9 seconds para matagal-tagal yung transition. Check natin. So, makita nyo yung pagkakaiba. Makita nyo may transition na siya. Kanaring nasa Italy. Yun, diba? So, kung may iba pa kayong gusto, pindutin nyo uli yung square na yan na white. Tapos, pili na lang kayo kung ano yung mga na gusto nyo yung transition. Ayan, pwede Italy. Yan. Oh, yun. O kaya ito. Italy. Ayan yung mga iba't ibang transition, mga Lodi Cakes. Italy. Pwedeng blur. Para ka na rin nasa Italy. Ganon yung transition niya. Pili na lang kayo ng mga transition na nagustuhan yung mga Lodi Cakes. So, sa akin ito yung napili ko. And then, check nyo na lang. Yan. So, ganito na yung magiging transition niya. Para ka na rin nasa Italy. So, if ever naman na gusto nyo lagyan ng filter, ang gagawin nyo lang, pindutin nyo uli yung video. Tapos dito, makikita nyo meron ditong, ayan, filters. So, pindutin nyo yung filters. Tapos, dito tayo, hanap kayo dyan kung anong mga filters na gusto nyo. Tapos ito, itong filter na to na micelle to. Isa to sa favorite ko ng ginagamit na filter kasi medyo cinematic yung datingan niya. Pero kung gusto nyo talagang maging cinematic effect yung video nyo, sobrang ganda ng filters na to mga Lodi Cakes. Itong movies, tapos ito yung pipiliin nyo, itong high saturation. Pindutin nyo yan. Sobrang ganda ng filters na yan mga Lodi Cakes. Kala mo, professional talaga yung nag-edit ng video. So itong video na to, wala pa tong filters. Nakita nyo naman.
medyo hindi siya ganun ka-cinematic. Pero dito sa isa, mga Lodi Cakes, napaka-cinematic na yung tingnan. Ayan. O, diba? Ang ganda. So, ayan yung filters na high saturation. So, yung isa, yung naunang video, papalitan din natin, gagawin din natin cinematic. Ayan. Ito, pilitin natin yung video, tapos hanapin nyo sa baba yung filters. Ayan, filters, tapos ito, nakandyan, dito na siya sa featured ko, itong high saturation na to. Basta nasa movies siya, mga Lodi Cakes, kung di nyo makita, movies, tapos high saturation. Ayan, nakita nyo yung pagkakaiba, ito yung may filters, ito yung wala. Ito, mas cinematic yung datingan nung nauna, diba? So, ito palitan din natin. Filters, tapos itong high saturation. Pero yun namang i-apply to all na lang para lahat ng videos, yun na yung filter niya. Naka-high saturation na siya. Pipilutin nyo lang tong apply to all. Ayan. Ma-apply na yan sa lahat ng videos. Ayan na yung filter niya. And then, i-check nyo na. So, ayan. Makita nyo, mga Lodi Cakes, mas umangas yung video nyo. So, ito yung pagkakaiba, mga Lodi Cakes. Yung nasa maliit na frame, ito yung medyo may pagka-cinematic na effect. Ayan, filter niya, yung high saturation. If ever naman gusto niyo lagyan ng title or text ito sa video. So, for example, sa unahan ng video ko na to, lalagyan ko siya ng Vinny's Grand Canal. So, ito, may kita niyo, may nakalagay dyan na text. Pipindutin niyo lang yung text. Tapos, ito, add text. Tapos, enter text na. Tapos, pindutin nyo na itong check. Yan. Tapos, mga Lodi Cakes, pwede nyo nga palakihan yan at mapaliitan. Pindutin nyo muna ito sa baba. Yan. Tapos, saka nyo siya i-pinch. Yan. Zoom in, zoom out. Pwede. Yan. Pwede nyo rin siya i-drag kung sa taas, sa gitna, or sa baba nyo ilalagay. So, for example, ito, i-drag ko pataas. Yan. Pwede naman. Basta nakapindot lang yung ito sa baba. Itong Vinny's Grand Canal. Yan. Pindutin nyo muna yan. Saka nyo siya ma-i-edit. And then dito, may kita nyo, mayroon dyang, yeah, bituin nyo muna yung Vinny's Grand Canal sa baba. Tapos may mga style dyan. May font style. Yan, pili na lang kayo dyan, mga Lodi Cakes, para mas gumanda yung text. So ito yung napili ko. Nakita ninyo, na iba na yung font style niya. Yan, tapos paglalakihan nyo, iyan, i-zoom nyo na lang. Tapos mga Lodi Cakes, pwede rin ibahin yung style niyan. So, ito, makikita nyo may style, pindutin nyo. Tapos, may iba't ibang color, yan. Yan, mamili na lang kayo dyan. Para mas gumanda yung text. O, yan, diba? May iba't ibang color, green, pink, blue, white, yellow. So, ito yung napili ko. Yan. So, pag okay na, i-check nyo na lang. Pero sa akin, nalagyan ko pa siya ng effects. So, pindutin nyo muna yung effects. Dyan naman tayo sa effects. Yan. Ito naman iba't ibang klase ng effects, ng text. So, ayan, pili na lang din kayo dyan. Ayan, para mas gumanda, di ba? So, napaka basic lang ng editing na to, mga Lodi Cakes. Para matutunan nyo kaagad. Ayan, para kapag once na gusto nyo na mag-vlog, try nyo tong tinuro ko. Para mas gumanda yung video nyo. Ayan, so ito yung napili ko. And then, nalagyan natin siya ng animation. Yan. Para mas maganda. Tapos, pili na lang kayo dyan ang iba't ibang klase ng animation. Ayan. Marami dito magagandang animation eh. Kasi, diba, sa pinaka-start ng video, kailangan talaga dyan may title. So, ganito yung gagawin ninyo. Animation ito yung gumagalaw-galaw yung text. Ayan, nakita nyo, gumagalaw-galaw yan dyan. Yan po yung gamit ng animation. Ang dami kasi magaganda, kahirap pumili. So, okay na, may napili na ako. Ito siya. So, may ganyan na yung title. May animation na siya, nakita ninyo. Tapos, kung gusto niyo naman na medyo mahaba yung exposure ng title, pwede naman, mga Lodi Cakes, ayan o, pwede nyo mapahabaan yan. I-adjust nyo na lang, ayan. Makita nyo, doon sa first video, kita yung title. Hanggang sa, ayan, nawala na siya sa second video. Tapos mga Lodi Cakes, every time na mag-i-edit kayo dito sa CapCut, sa pinaka-last part ng video nyo, lagi yan mayroong watermark ng CapCut. Ayan o, sa last part. Pwede yan burahin. Pindutin nyo muna yung CapCut, tapos sa baba may delete. So, pindutin nyo lang yung delete para mabura yan. Ayan, para walang watermark ng CapCut.
So, ganun lang naman yung mga basic sa pag-i-edit ng vlog eh, mga Lodi Cakes. The rest, kung gusto nyo i-voice over nyo na lang. Tapos, sa bandang last part, lalagyan ko na lang siya ng text ulit. Thank you for watching. Ayan. Enter text lang, mga Lodi Cakes. Tapos, check nyo. Tapos, pwede nyo rin yan mamove kung saang part ng video nyo gusto lalabas yung thank you for watching na yan. Ayan. So, ganito siya. So, lalagyan din natin siya ng animation para mas maganda siyang tignan. Pindutin nyo muna yung text, tapos pindutin nyo yung style sa baba. Tapos may animation dyan, pindutin nyo. Tapos yan, pili na kayo ng animation na gusto nyo. Yan, ang daming pagpipilian dyan at ang kaganda. Pwede nyo rin patagalin yung exposure ng animation. Basta i-adjust nyo lang sa baba, may adjustan dyan. Yan. Tapos ganito na siya, mga Lodi Cakes. Ayan. So, yun lang mga Lodi Cakes, yung mga basic, diba? Sobrang dali na naman matutunan. May mga tuturo pa ako sa inyo sa pag-i-edit mga Lodi Cakes. Kaso sobrang haba na ng video ko na to. Sa next vlog ko na lang siya ituturo. So, yung result niyan mga Lodi Cakes, i-upload ko na lang sa Makoses Vlog. Sana i-like and follow nyo rin mga Lodi Cakes yung isa kong page, Makoses Vlog. Upload ko doon yung result ng video na to na in-edit ko. And that's it for today's video, mga Lodi Cakes. Sana may natutunan kayo sa tinuro ko ngayon. At simulan nyo na rin, di ba, yung pag-vlog. Tinuruan ko na kayo paano mag-edit, mag-voiceover, ganyan. So, wala namang masama kung itatry nyo rin mag-upload ng mga vlog nyo. Hindi magtatagal, kikita rin kayo nyan sa pag-vlog nyo. So, yun lang, mga Lodi Cakes. Thank you for watching and keep safe, mga Lodi Cakes!